Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga walang sawang nakasubaybay sa programang H2H o Heart to Heart ng 92.3 True FM. Pakitago na lamang po ako sa pangalang Loisa. Nasa mid-30s and currently nakatira dito sa Balanga, Bataan. May asawa na ako, Kuya Poy, na itago na lamang natin sa pangalang Antonio. Inabot din ng 8 taon ang pagiging magkasintahan namin ni Antonio bago kami tuluyang magdesisyon na magsama na nga at magpakasal. 10 taon na kami ng mister ko. Pero until now ay hindi pa rin kami nabibiyayaan ng aming sariling anak. Sa totoo lang, Kuya Poy, lately ko lang din nalaman na nagawa pala akong lokohin ni Antonio matapos niyang ligawan ang isang 18-anyos na senior high school student. Sa kabila niyan ay nabigo ang asawa ko sa paniligaw sa batang yun. Kaya kinalaunan ay tumigil din siya matapos niyang madiskubre na may boyfriend na pala ang dalagita. Dahil sa nalaman kong yun ay nagawa kong komprontahin at awayin ang mister ko. Ang depensa naman ni Antonio ay matagal naman na nangyari na raw yun. At hindi rin naman sila nagkatuluyan, so wala raw dahilan para ungkatin ko pa yun sa kanya. Dahil nga late ko nang na-discover, Kuya Poy, ay binigyan ko pa ng second chance ang asawa ko. At dahil sa nangyaring yun ay sinimulan ko nang silipin ang social media accounts ni Antonio. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko sa mga nakita ko sa mga posts at comments ng mister ko. Sa totoo lang, alam kong patungkol sa nambusted kay Antonio ang mga hugot posts at komento nito online. Ramdam kong sobrang na-attach siya sa estudyanteng yun. Sa tindi nga ng nararamdaman niya sa bata, ay nagawa niya ring pagkagastusan ito. Noong nakaraang buwan na lang, huminto ang husband ko sa pag-i-stalk sa account ng dalagitang bumusted sa kanya. Pero ang hinding-hindi ko matatanggap ay nagawa rin na mag-confess ng asawa kong si Antonio ng kanyang nararamdaman sa 3 iba pang dalagita. Mabuti na lamang ay nagawa siyang iwasan at deadmahin ng mga ito. Pero para lang din alam ng lahat, kilala ako bilang asawa ng mister ko ng mga babaeng natitipuhan at pinopormahan niya. Isa rin sa isyo ko, Kuya Poy, ang pagkahilig ng mister ko sa panonood ng porn araw-araw. Alam kong hindi may iwasan ang panonood ng malalaswang video content, pero ang mas nakakabahala ay ang paggamit ni Antonio ng mga keywords na bata, student, teens, at iba pa. Sa totoo lang, gusto ko na siyang hiwalayan ng dahil sa natuklasan ko. Kung kayo po ba ang nasa sitwasyon kong ito, ano ba ang pinakamagandang paraan para hindi na maulit na malagay ako sa kaparehong sitwasyon? Maraming salamat po sa pagkakataong makakuha ng payo mula sa inyong mga nakatutok sa programang H2H, lalo't higit sa iyo, Kuya Poy. Hanggang dito na lamang muna ang kwento ng aking pinagdaraanan ngayon. Muli, maraming salamat. Lubos na gumagalang, Loisa. Especially for you. At yan na nga, napakinggan natin kani-kanina, no? Ang kwento nitong si Loisa tungkol sa kanyang asawa na si Antonio. Mag-asawa na sila for 10 years at itong si Antonio ay nahilig sa panonood ng mga pornografiya o yung mga adult materials. Ha? At hindi nga ho talaga maganda yan. At worse, siya ay nangangarap din at nabubuhay doon sa pantasya na siya ay magkakaroon ng partner na mas bata sa kanya. And according also kay Loisa, tinignan niya doon sa search box nung kanyang asawa, no, na mahilig pala ito sa mga bata.
Diba? Eh, isa ho talaga. Hindi ko sasabihin na, okay, marami ang mga nagko-komento dito ng, kumbaga, eh, talagang nagagalit na dito kay Antonio sa kanyang mga pinaggagawa, which is but natural, 'di ba? Na mainis tayo lalo't mga bata, yung kanyang mga natitipuhan, pinopormahan pa eh. Oo, eh yung mga patingin-tingin ay eh, naghahangad na ng patikim-tikim. May mga paganyan-ganyan ho eh na delikado at dapat naman talaga nating katakutan at iwasan. Pero papaano nga ba papaanong susugpuin yung problemang ito? Well, Loisa, unfortunately, kailangan mong samahan ang asawa mo dahil itong pagkahilig niya sa porn. Yan, yung porn addiction na kanyang nararanasan sa ngayon ay parang sakit na kailangan din ng medication. Ha? Pero bago tayo magpatuloy dyan, basahin muna natin ang ilan sa mga mensahe na pwede kong basahin. Yung iba kasi galit na galit. Dito kay Antonio, sabi ni Gil Enriquez, kakaiba rin talaga itong si Antonio. Mahilig sa mga youngsters. Si Andeng Bongo naman, in other words, ay parang nauulol si Antonio. Parang aso lang. Ayan, hello kaya Teresa Gray Balanon, magandang tanghali sa inyo. Si Moon Ray, sabi niya, baka pinabayaan mo na ang sarili mo, Loisa, kaya naghahanap na ng iba itong si Mister. Ito pa, yung iba. Kilabutan ka naman, Antonio, sa mga pagnanasa mo sa mga kabataan. Sabi ni Remy Basco, siguro Loisa, mag-usap kayo ng asawa mo, ha? Bigyan mo siya ng oras para makapag-explain sa'yo, para malaman kung bakit, anong dahilan, bakit bata ang gusto niya at kakilala pa. Baka kulang kayo sa communication na mag-asawa. Ayan. Actually, no, marami ho talagang pwede na maging dahilan ang ganitong klase ng kondisyon. Pero yan po ay sakit na hindi katulad ng lagnat na inuman mo lang ng paracetamol, gagaling ka na in a few minutes time, in a few hours time, ipapahinga mo lang. Ang porn addiction ay para din pagkahilig po yan sa paninigarilyo, sa pag-inom ng alak, and worse, doon nga sa droga. Wala akong pinagkaiba yan. Addiction ay addiction pa rin. Pero dito nga, kaya nga napasulat na sa atin si Loisa dahil meron ng mga relationship problems na kine-create itong porn addiction ng kanyang asawa. Oo, pwedeng ano po yan eh, pwede kasing maging outlet lamang yung pagkahilig niya dyan sa kanyang sexual dissatisfaction din. Ayan, kaya Loisa, alam ko na nagalit ka na. Alam ko na kinausap mo na yung asawa mo, pero mas kailangan nyo ngayon ay kumalma at alamin ano ba yung kulang o ano ba yung sobra naman doon sa mga nangyayari sa inyo bilang mag-asawa. Kumusta ba kayo sa ibabaw ng kama? Baka naman doon kasi sa 10 years na inyong pagsasama nitong si Antonio, lagi na lamang siyang natatanggihan. Maaring pwedeng hindi na rin kayo nag-explore ng mga bagong pwede ninyong gawin kapag ka mga intimate moments ninyo. Ganyan, i-rediscover nyo yan. Hindi naman pwede na dahil sa nahuli mo siyang ganyan, ay ano yung term ng iba? Maano lang sabihin sa ere, sinasabi nyo, manyakis. Ayan, merong dahilan kung bakit siya napunta dyan sa ganyang sitwasyon. At kayo bilang mag-asawa, kailangan yung sugpuin yan. Oo, wag na sanang pumunta doon sa mamemwersa na itong si Antonio na makipagrelasyon sa mas bata sa kanya diba? Or baka mamilit pa. Ayaw naman nating mangyari yan. Pero kapag ka nga sa pag-uusap ninyo, sinusubukan naman at very much willing itong si Antonio na tulungan din yung kanyang sarili. Kumusta ba? Yan si Antonio, Loisa. Ha? Siya ba ay walang trabaho, walang ginagawa at masyado siyang maraming screen time? Ha? Sa kanyang, kasi kung manonood ka niyan, meron kang time para manood. Pero kung meron kang trabaho, meron kang pinagkakabisihan, baka yun din ang kailangan niya. Hindi kayo kinukulang sa sexy time. Siya ay sumusobra sa vacant time.
kung saan niya ilalaan yung kanyang enerhiya, kung saan niya ilalaan yung kanyang screen time. Yun ang mga isuggest mo dyan sa asawa mo na hindi porn ng porn yung pinanonood. Bakit hindi ka manood ng mga ano? Kung halimbawa wala kang gawa sa buhay, yung mga maliliit na mga business, yan yung mga aralin mo, o kaya yung mga makapag-pa-improve sa sarili mo, isuggest mo yan sa kanya ng mahinahon, ng hindi naman kailangan na pagalit, para yun ang finifeed niya sa kanyang utak. Ayan. Pero kapag ka hindi talaga kakayanin na kayo lang dalawa ang kina-counsel ang isa't isa, Loisa, ay pepede rin naman kayo doon pumunta sa mga counseling. Ayan, yung mga marriage encounter sa mga simbahan. Ha? Merong mga ganyan. Pepede rin naman na you go and visit a psychiatrist. Yan, specialista para makalkal talaga kung saan nanggagaling itong pagkahilig ni Antonio diyan sa kanyang porn addiction. Yan, sa kanyang pagkalugmok diyan. Maalis yan. Feeling ko makakaalis siya diyan. It's just a matter of time at kailangan tama lang rin yung atensyon na ibibigay natin sa kanya. Hindi galit ang magpapagaling sa ganyang sakit kundi pag-unawa. At yung hindi mo pag-iwan sa tabi niya ng agad-agad. Tulungan mo yung asawa mo. May oras pa para maligtas siya dyan. Ha? I-suggest mo yung mga bagay na napag-usapan natin. Ayan, maraming salamat, Loisa, sa lakas ng loob. Bagaman talaga nakakahiya na malaman ng ibang tao at nakakagalit na malaman mo sa sarili mo na ang asawa mo ay porn addict. At nanliligaw pa sa mga mas bata, nakakilala nyo mismo, eh mas maigi na yun na nagsumbong o nalaman mo na dumidiskarte na siya sa mga bata because he is now confused with reality versus fantasy. Yun na yung epekto sa kanyang utak. Porn is just a fantasy. Ang realidad, ikaw ang karelasyon niya at nandun yung tamang emosyon na pinagbubuhusan niya dapat. Oo, doon siya dapat nag-i-invest, hindi doon sa pantasya na napapanood niya sa panonood ng pornografiya.